Hey guys, so nandito na naman tayo sa bagong video tutorial. So guys, ang ituturo ko ngayon ay di lang ikaw na ikinaver Justin Vasquez. So bago ko magsimula, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko at i-hit ang like button para tuloy-tuloy ang pag-upload ko ng mga tutorial videos. Maraming salamat. So magsimula na tayo sa intro. So guys, ang unang chord ng intro ay E minor 9. So E minor 9 guys, para lang kayo naka B minor 7. Pero hindi kayo mag-bar chord dito, 2nd fret. Open string lang, ganito. Tapos ang susunod ay C add 9. So ang plucking pattern ng E minor 9 guys, ganito. So, kalabitin yung 6, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 1, ay 2. 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2. Pagkatapos yun guys, balik kayo sa 4, 3, 2. Ganito. Tapos si add 9. So i-hammer on nyo dito sa 4th string guys, dito sa 2nd fret. So sabayin yung kalabitin ang 5th string ng 3rd fret. Ganito. Tapos kalabitin nyo ang 3, tapos 2. Ulitin ko. So guys, 2 times nang ulitin. So pagkatapos ng E minor 9, meron dito yung idadagdag dito. So paano ba yun? So una guys, kalabitin nyo ang 2nd string sa 1st fret. Tapos kalabitin agad ang 3rd string. Tapos pagsabayin ang 3rd string ang 2nd fret na may kasamang bass na C. Tapos balik sa 3rd string, tapos 4th string dito sa 2nd fret. Ganito. Slowly. So yan ang intro guys. So papasok ang verse. So sa verse guys, ang unang dalawang chord guys ay E minor 9. So ganito E minor 9. So wag niyo nang lagyan ng B. So ganito na lang. Tapos si add 9. So 3 times itong ulitin guys. Ito. So guys, ang plucking pattern guys ay ganito. So kalabitin nyo lang lahat ng note. So pwede rin tap guys kung gusto nyo. So kayo nang bahala kung saan kayo masaya. So 3 times natin itong ulitin. So tutugin ko. Pagkatapos ng 3 guys, so meron tayong dadagdag na chord, B minor 7, E minor 7, tapos D 9 suspension. Sa iyong yakap at halik. So one beat chord ng 2 guys, tapos E minor 7, halik. So pagkatapos ng D 9 suspension guys, ang susunod A minor. Sana'y malaman. Tapos B minor 7. Ta-ta-ra-ra-ra-ra. C minor 7. Ang nais ko maging. Tapos D ang suspension. Malaya.
So, sadya yung suspension guys, lagyan nyo dito sa pinky nyo. Sa 7th fret. Pagkatapos yan guys, meron tayong bonus chord. 1 beat chord, ganito. C sharp minor 7 flat 5. Ito ang gagamitin natin para papasok sa chorus. So siguro alam niya na to kasi ginagamit kito sa mga tutorial ko. Ganito, ganito, tapos ito. Sana'y malaman tatararara kung nais ko maging malaya. Pagkatapos niyan, papasok ang chorus guys. Maging malaya. So guys, ang unang chord ay C major 7. Tapos B minor 7. E minor 9. Tapos E minor 7, o ganito. Kapareho lang sila. Tapos D ng suspension. So 2 times itong ulitin. Di lang ikaw. So 1 beat chord, C sharp minor 7. Di lang ikaw, di lang ikaw na babahan. So pagkatapos nyo guys, magbabago. Huwag kang pagkawalan. So sa huwag kang pagkawalan guys, B minor 7. Huwag kang pagkawalan, ngunit po. So C major 7, then suspension. Ay kailangan ko iiwan. So guys, meron tayong dalawang chord na idadagdag bago papasok ang English part ni Justin Vasquez. So ang unang chord ay G, tapos E flat minor 7 flat 5. So magkapareho lang sila dito, pero dito yung gagawin sa 6th fret. So ang plucking pattern ng G guys, ganito. So paano ba yun? So kalabitin yung 6, 6, 4, 3, tapos 2. May kasamang first ng 1st fret. Pagkatapos yun guys, samahan nyo na dito sa 3rd fret, ang 2nd string. Tapos kalabitin nyo balik ang 3, 2, tapos tanggalin nyo ito, 3rd fret, tapos 1st fret, sabihin ko. So yun guys, pagkatapos yan, i-strum nyo lang lahat ng note, tanggalin nyo ito. Tapos si E flat minor 7 flat 5. So ulitin ko slowly. Pagkatapos yun guys, papasok ang English part ni Justin Vasquez. So ang unang chord guys ay E minor 7. E minor 7 na higher. Hindi ganito. Dito 7 fret. Tapos C major 7. So samahan nyo ng hammer on. Pagkatapos ng guys, riff. Ganitong riff. So dito sa 5th fret. 5th fret, hammer on nyo. Papunta 7th fret ng 5th string. Tapos, 5th fret ulit, dito sa 4th string, hammer on, sa 7th fret.
Tapos, yun ko. Tapos, E minor 9. So, 2 times na ulitin, guys. Tapos, papasok ang B minor, yung tinuro ko sa verse. So, magkapareho lang sila ng chord sa verse. Say, I love you. So, sabahan nyo ng flick, guys. Flick. Every chord. B minor 7. Tara na is cool. So, sa every chord, guys, dito, sa E minor 7, B minor. So, samahan nyo ng mga flick, tap and flick. Yung tinuro ko. Pagkatapos yan, guys, papasok ang chorus. So, sa chorus, guys, dugtungin ko na lang. Total, magkapareho naman sila sa unang chorus. So, pagkatapos yan, guys, yung panghuli, outro. So, ang unang chord, guys, E minor 7. Tapos, D. D na higher, bar chord, D hindi ganito, pero pwede naman ganito, pero mas maganda ito. Tapos, C sharp minor 7, flat 5. So, ang plucking pattern, guys, ay kalabitin lang natin ang notes. So, freestyle lang. So, pagkatapos yun, guys, C major 7. Ngunit puso ko'y di rin suspension. Ay kailangan ko. Pagkatapos yun, guys, balik sa C major 7. Iwan. So, ang unang chord, guys, C major 7. So, ang plucking pattern, guys, ay kalabitin nyo ang unang note. Tapos, 4, 3, 2. So, magkaparelan siya ng plucking pattern ng B minor. Pagkatapos yan, guys, kalabitin nyo lahat ng note sa E minor 7. So, pagkarating nyo ito, second string, guys, ng first fret, i-slide nyo. Tapos, bubuo kayo ng C minor 6 over D. Pagkatapos yan, guys, papasok ang panghuling chord, G. Ganito. So, ang plucking pattern ng G, guys, ay ganito. So, guys, una, kalabitin nyo lahat ng note. Ang 6, 4, 3, 2. Tapos, balik sa 4. 4, 3, 2.
pagkatapos niyan, bass at saka second string. Balik sa 3 to. Ay 4-3 to. So, pagkarating nyo dito guys, kalabitin nyo ang 2nd, 3rd string, tapos samahan nyo ng dito sa 3rd fret. Tapos balik sa 1st string, sa 2nd string ng 1st fret. Ito. So, ulitin ko. Ngunit puso ko ay kailangan ko bye-bye.